Curvy Face and Body Specialist presents F-Talk. Safe po ba ang mga anak nyo sa pag-i-internet? Meron po bang nanonood pag kayo yung nagsasurf naman? At protektado ba ang inyong data sa inyong mga kumpanya? Kasama po natin ang former ASEC ng Cybersecurity ng Department of Information and Communication Technology. Ang founder po at CEO ng Cyber Guardians, isang NGO, Mr. Alan Cabano. Kamusta, Alan? Mabuti naman po. Oo. Pag-usapan muna natin yung NGO mo. Ano bang ibig sabihin ng Cyber Guardians? Well, Cyber Guardians kasi, kung nakita natin, Guardians, we guard the online or the cyberspace for a safe and secure arena kung saan tayo nag-serve online. Oo. Ano bang ibig sabihin ng safe and secure? Well, ang safe and secure, ibig sabihin na pag yung mga bata nag-serve online, hindi sila maging biktima ng mga cybercrimes. Hindi sila, hindi makuha pictures nila para maging abusive. Maaaring gamitin ng mga tao para maging ma-abuse sila. Okay. So for example, may isang bata ng surf online, may nakachat na masamang tao or criminal online, eh, pwede niyang sabihin ng mga bata, maghihubad naman ng ganito. So, yung bata naman, of course, curious, so maaaring gawin yun. So, but if may gabay yung mga magulang sa anak nila, then maiiwasan natin yun. So, that's basically the... So, paano pumapasok yung Cyber Guardians dito? Cyber Guardians will help educate the parents through our partners. Meron po kami partners ng mga ibang non-profit din. Not na... Talagang whole of society approach ang aming ginagawa. Para maipalaganap namin yung advocacy na yan. Oo, so yung advocacy nyo na dapat maturuan itong mga bata, itong mga magulang, kung yes. Paano yung dapat nilang ginagawa, paano silang being secure. Yes, actually I devised yung digital parenting program sa Pilipinas, nung sa Department of ICT, at ipinagpapatuloy namin yan dito sa Cyber Guardians. So, paano naman yung mga, pag ako ba nagsaserve ng internet, meron mga nakakasilip niyan? Dapat wala. Diba? Dapat wala. Kasi yung privacy mo dapat ay maprotektahan. So yun nga, isa rin yan sa mga advokasya, naturuan yung mga magulang at mga anak at mga bata na nag-surf online na maging safety sila sa pag-surf online. So na walang makakuha na ng data, magaganap na krimen doon sa habang nag-surf sila online. So isipin natin, ang cyberspace ay same with physical space, di ba? So, ang physical space, of course, may tao, may masamang tao, may mabuting tao. Sa cyberspace, ganun din. So, kumbaga, kung ikaw ay naglalakad sa physical space, maaaring may, masaksak, whatever, di ba? So, doon naman sa cyberspace, pwede rin mangyari yun. So, but virtual means. So, yun naman, doon naman ipapasok sa cyberspace. Paano sila maglakbay sa cyberspace na hindi sila mabibiktima ng mga kriminal. Oh, parang yung sinasabi mo, sa kalye, paano kung nandun ako sa bahay ko? Yes. Nandun ako sa sariling kong kumpanya, meron akong mga tinatago na data ng mga kliyente ko, exactly. Data ng company mismo. Yun, paano naman nila magpaprotektahan yan? Kasi yung sinasabi mo nun is education, di ba? Yes, you will help educate the parents and the children how to be safe using the internet. Yeah. E paano naman pag inatake na ako diretso? Pagdating naman sa kumpanya, meron din tayong ibang ginagawa dyan. So we are assessing the network stability or security ng isang kumpanya. And then from there, we give recommendations kung ano ba yung gagawin nila. So we conduct assessment and penetration testing. So meron na kaming grupo na maliban doon sa aming advocacy on online sexual abuse and exploitation children. Meron na kaming isang grupo that will advise. So advisory kami.
how do you implement this, how do you design a secure and safe network doon sa company ninyo in order to avoid data breach para hindi mo kayo yung physical or personal information. So kung ako yung kumpanya na lapit ako sa inyo, you can provide that service? Yes, yes. We can. We can do that as advisory, or we can do the, we can tap other technology partners natin that can do the, those things for you. Paano ba yung mga atake nangyayari sa kumpanya? Well, ngayon kasi, ang uso ngayon is yung kinukuha yung personal information, credit card information, isang kumpanya, binibenta. And then from there, yung hacker kikita doon sa data na ipinenta nila. Pangalawa, for competitive advantage naman. So, kinukuha yung intellectual property mo at ginagaya. So, diba? So lahat kasi ngayon naka-computerized na. So, meaning, lahat ng formula mo andun na sa computer. But if na-hack yan, makuha ng hacker yung information na yan. So, malamang yung negosyo mo, medyo magka-problema. So, meron talaga mga nagbabayad para makuha yung information nyo? Yun, nahuhuli ba yun? Well, yung pagdating sa enforcement, meron tayong PNP, NBI, diba, na gumagawa. Of course, pwedeng hulihin yan with proper investigation techniques. Diba? So, tayo nag-author ng National Cybersecurity Plan of the Philippines. So, nakalagay din yan paano yung framework, paano yung enforcement, investigation, paano yung prosecution until doon sa final sa judgment. So, andun yung nakalagay yan. So, it's a whole government approach naman. Paano yung investigation, paano yung sino yung nag-iimbestiga, saan dadali, andun. Para comprehensive na plano? Yes. Nasaan yung plano? Nasa Department of ICT, nasa website niya. Yan ang ating nagawa when I was still the ASIC for cybersecurity in the department. Ah, okay. So hanggang ngayon ba na-implement itong cybersecurity yes, plan? Yes, it's a national cybersecurity plan until 2022. Okay. It's basically a strategic plan. So we have four key imperatives na tinatawag. Dapat yun ang gagawin natin, yung protection ng critical infrastructure, kasama dyan yung hospital, yung transportation, yung government, military, diba kasama din dyan. Yung pangalawa, yung protection ng government networks. Yung pangatlo, protection of businesses and supply chain. Yung pang-apat, yung protection ng individual. So from there, if mabuo natin yung apat na yun, na maproteksyonan natin, magkaroon tayo ng cyber resilient Philippines. Yun ang ginagawa ngayon na dapat na pinagpapatuloy yan. Yung cybersecurity plan, para lang ba sa gobyerno yan at saka sa lahat ng mga attached sa gobyerno? Sa lahat yan, hindi lang sa gobyerno, pwede sa private sector. So, ang mandate kasi ng Department of ICT is to really craft the National Cybersecurity Plan para mayroong roadmap ang bansa natin on how do we go about on cybersecurity. So, government, private sector, academe, it's a whole society approach. Na dapat protektado lahat itong yes. mga ito. Kasi pag, just try to imagine, family is the basic need of society. Diba? Para sa physical world, di ba? So, yung family, may anak, may bata, nag-serve online. Pag insecure yan, so pupunta siya sa company niya, organization niya, insecure ba na rin yun? Kasi hindi siya marunong ang safety. Eh. So yun ang advocacy natin. We start educating them, making them aware. We create awareness on what is cybercrime, how we prevent cybercrime. Para doon pa lang sa family, strengthen na yung cybersecurity. Diba? Yung idea nila na, okay, if we serve online, dapat secure tayo. Dapat hindi natin mag-click ng anong links dyan, huwag tayo mag-share information natin online kahit kanino kasi di particular na yan eh. So, yung culture na yon ay madadala mo sa organisasyon, madadala mo sa kung sa government, kung madadala mo doon. So, we can create now a cyber resilient, cyber safe Philippines. Ano ibig sabihin ng cyber resiliency? Our resiliency is kahit, well, that's for infrastructure naman. No? If ang resilience, for example, ang ating power grid, kahit inatake yan ng hackers, nakakapagod pa rin pa din. Hindi siya nag-shutdown. So, parang tayo, resilient mo pag yun, yung pa rin. Para bang yung maraming pinto yung bahay mo? Yes, well, in layman's, ganun yun eh. Dapat defense in depth.
So, kahit ma-break mo yung isang pinto, may isang pinto pa din. That's a layered defense. So, dapat ganun yung approach natin on security, on both physical and cyber. So, on cyberspace kasi, mas madaling, on physical, mas madaling explain kasi nakikita mo yan. But on cyber, medyo kailangan mo ng technical know-how, but ngayon, in-explain ko siya in layman's. Paano natin gagawin yan? So, dapat ganun kang perimeter defense, parang sa physical din. Tapos yung data mo dapat naka-protect din. Para hindi makuha. So, ngayon, lahat ng technology is available yan. Pinuprovide yan lahat ng mga companies na meron sila ng solution firewall, solution detection. Ano yung mga example ng mga attack na ginawa dun sa mga cyber networks ng gobyerno? Well, hacking. Una-una, yung mga websites, yung mga information systems, yung mga email, di ba? Pwede yung compromise if hindi secure. Meron na bang nangyari ka? Well, madami. Madami nangyari. That was before the national plan. After we... Well, kasi mga website, di ba, yung mga nakikita ang mga iniibay-iba yung mga correct. Content. But after the national plan, nag-improve tayo. Because we're able to communicate with the agencies and the government. Na ito dapat ang gawin nyo, i-harden nyo, lalo pag critical infrastructure na, lalo na pag critical services na ninahawakan mo, i-harden mo naman. Meaning harden, meaning protektahan mo naman. Lagyan mo ng mga, kumbaga, lock. Oh. Pero hindi lahat alam gawin yung paglalagay ng lock. Exactly. That's why ang TSGT should provide guidelines on how to do it. Kaya, the cyber guardians can also provide that. Yes, no? Yes. Oh. The cyber guardians is not providing that. I'm just continuing my advocacy. When I was asking to the cyber guardians. So yung cyber guardians, pagka kunwari yung kumpanya o kung sino man ay kailangan ng tulong kung paano niya mapoprotektahan yung data niya, meron kayong mga tao to yes. do that? Yes, meron kami mga volunteers dyan. Meron din kami experts on that. Marami kami experts. Oh, so the companies can go to you and ask for yes. for the for services? Yes, advisory services. Mm-hmm. You can help them design. How they do it. Kasi ngayon, marami nag-design ng SOC. SOC is a Security Operations Center, no? The way they design it is purely log correlation. Pero ngayon kasi, iba na eh. You go more on the detection. Because what you cannot detect, you cannot prevent. So, nagiging proactive? Proactive. That's proactive defense. Yung sa advocacy nyo, yung pagdating dun sa mga pamilya, sa mga bata, basically yung sinasabi nyo dito sa mga bata? Well, natituruan namin sila. Magkaroon kami ng awareness mga campaign, nag-lecture kami. Oo. Ano yung mga dapat malaman ng mga bata at saka ng mga magulang? Of course, how they serve online. Yung magulang naman, we're not closing the doors between parents and children. Kasi normally kasi, pag sabi ng bata, huwag kang mag-surf dyan. Galit, di ba? So, nagtatampo. Bata, huwag kang gumamit ng internet, magtatampo. We're not doing that. Ang gusto namin, nag-uusap yung magulang at bata para when they surf online, yung mga content lang na maayos ang kanilang na-access. Yun ang aming goal. It's not that we block the children from accessing anything. Kahit mag-access yung child na yan ng hindi magandang website, kung nandiyan yung magulang, he can guide or she can guide his children or her children. So, ang gusto mo ba magkaroon ng access yung mga magulang doon sa pinupuntahan ng bata? Well, technically, yes. But not to the point that, well, bata kasi nasa care pa ng mga magulang yun. Yes. Basically, ganun, you can monitor what your children is doing so that you can guide them. Diba? Okay. So, hindi yung, for example, nag-access yung bata ng porn site. Hindi ka naman siya pwede nun eh. So, anong pwede mong gawin? Of course, you can restrict that on the operating system. Pwede mong set ang parental controls, di ba? So, yun ang mga tinuturo namin. So, kung gusto naman ng magulang medyo hindi siya technical masyado, then he or she can guide his student on what to access, anong content ang ina-access, at pwede niya guide. Actually, may software dyan eh. That you can monitor your children online, not surveillance, but monitor. Uh-huh. Yes, oo, meron lang. Kasi ako, sinasabi ko naman sa mga anak ko, huwag kayo basta makikipag-usap ha. Correct. At saka ito yung mga nangyayari sa mga ibang bata. Correct.
So pagka may mga hinihingi sa inyong information or may gusto yung pagawa sa inyo, ingat kayo. Yes. Di ba ganun? Tama. So, yeah, so basically your advocacy, your NGO, you think of going to the parents, to the schools or what? Yes, we go to schools. Uh-huh. Actually, we partner also with schools and other NGOs that ginagawa nila curriculum development. Para sa school kasi, doon sa at early age pa lang, parang nila yung mga dangers ng science kids. But hindi natin sila nilalapat na huwag mag-surf. Alam nila yung danger, para kung mag-surf ka, alam mo saan iwas. Maraming maliliit na kumpanya na talagang wala namang tinatawag na yung server. Yeah. Diba? Wala naman talaga silang yung isang pinupuntahan. Yes. Pero may maraming offices na meron sila yung internet. Mm-hmm. Mm-hmm. So pagka ba online itong mga office employees na to, yun lang, kumari, meron pa subscription online, tapos lahat nakaka-access. Mm-hmm. Yung mga data ba nila sa computer nila, ma-access din? Depende sa security, level of security. Hindi, kung walang level of security, may internet lang. Of course, it can be accessed. Okay. Yung nga, sabi ko, security will depend on what you can share and what you cannot. Diba? So, as the owner of the data, ikaw mag-determine ngayon kung ito bang pictures ko pwedeng i-share o hindi. Diba? Kasi ngayon, kahit sa Facebook lang, i-search mo yung pangalan, alam mo na ang buhay niya. Pero kung kunwari, naka-computer ako, tapos naka-online ako, pwede bang ma-attack ako? At makuha yung data ko dun sa folders ko? Kung pwede, pwede. Kung pwede, pwede. Oo. Kung wala kang security, pwede yun. Pwede yun kahit nasa simple ano ka lang? Yes. As long as you're connected, you're vulnerable. So how about in public places? Normally, Wi-Fi, free Wi-Fi, di ba? So nandun ka sa kunwari sa cafe, nag-internet ka, possible ba na yung data mo dun sa computer mo makuha? Yeah. Possible. Uh-huh. Yes, yeah, possible. It's possible. Uh-huh. Kasi, ganito yan, if you use free Wi-Fi, then you connect your device, then if you connect to a certain Wi-Fi, free Wi-Fi, then lahat ng permission, hihingin nun eh. Pag hindi mo alam ang permission, okay ka lang okay. Mm. So hindi mo alam ang access niya, yung access mo rin. Mm. So dapat, if you access to a Wi-Fi network, you check the permission if meron. Mm. Diba? Kaya ako normally hindi ako access free Wi-Fi. I access my data na sa phone ko. At least alam ko na data yung number ko. But I can access only Wi-Fi sa bahay. Or if sa mga hotels, delikado din. Sometimes may sniffing device, if you're targeted. So ano yung sniffing device? Well, yung telepono, makuha yung data. Sniffing device may meaning it can crawl, the program can crawl to your phone or to your browser, and it can identify your behavior kung ano yung access mo. Even your passwords mo. How about your contacts? Pati yung passwords? Well, depending on how they sniff it. Kasi may mga programs kasi ginagamit. Mm-hmm. For example, ako, hacker. I come here and I put up a free Wi-Fi. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Diyan ako. Mm-hmm. Tapos, yung Wi-Fi ko si share ko. Uh-huh. So, may Wi-Fi pala dito. Mm-hmm. Walang password. Wi-Fi lang. Mm-hmm. Tapos, when you access that Wi-Fi, lahat ng ina-access mo, nakita ko sa computer ko, si cellphone A. Access. Pag-click ko yung cellphone in an object, lalabas yung mga contacts, lalabas yung mga messages. That can be done with proper tools. Mm-hmm. I'm not saying that it cannot be done, but it can be done. So, mamimili ka na lang. Ito si phone C, mukhang mayaman to. Well, kung siya sa Wi-Fi mo, ad-hoc Wi-Fi. Baka nasa telepono niya yung mga passwords niya at mga ano. So, basically, what you're saying is that it's really not advisable to get free Wi-Fi kung hindi ka familiar kung nasan yun. Yes, so... Well, free Wi-Fi for school, for example, handled na sa government agency. No? That's fine. You can connect. Mm-hmm. Diba? But make sure hindi siya kinopya ng ibang tao na may dalang laptop or whatever device that gamit ang tao rin. Hindi naman yung free Wi-Fi din yun. Then you can be. How about when you're traveling, tapos may mga free Wi-Fi sa airport? Sa airport, that's fine. That's tingin fine. Mo fine lang yun? But make sure that you don't access your bank accounts. In the airport. Yeah. And make sure that your phone is already auto-login.
don't enter your password doon sa ano, sa airport. That's fine. That's fine. Ay, sinasabi ko lang, yung sa mga... Eh, hindi ba yung mga governments eh, nakatingin ganon? Well, yun nga. Pwede yun. But you know, if you go deep, pwede yun. But if sa airport naman, hindi ka naman targeted. Hindi ka targeted. That's fine. O, basta ingat ka lang sa... So, pagka nasa mga ganun ka, na feeling mo medyo safe don't naman. Don't enter your password. Huwag ka mag-access ng mga passwords mo. Ang accounts mo, ha? Di ba meron ito yung face ID ngayon? Oo. Sa mga phones? Uh-huh. Use that. That's fine. Kasi wala silang ano eh. Walang key logging. Kasi pag if you type something in your phone, maki-key log yun. Nababasa kasi nung hacker yung screen mo. Anong ginagawa mo. May screenshots yun. So, wala ba niya? A, B, C. But if it's face ID, wala siya makukuha. Face ID. That's biometrics. Oh. And, yan ang pinaka-safe. Mm-hmm. So, kahit na ako na kasi sa free Wi-Fi, that's fine. Oh. Diba? Pero don't access your bank accounts. Kasi yan naman ang gusto nila. Yung email mo, don't access with your password. Because, kasi yung email mo sa phone, naka-on na yan eh. Oh. So, wala na yung password ko. Okay, so yun yung mga kailangan nga ito, ano? Yes. Yung pag-i-enter ng password, pagka nasa isang... Basta, once you enter your credentials, don't use free Wi-Fi na yung mga huwag ka na magtipid kasi mas baka mas pamahal ka lalo. May data pa, may data ka lang. Okay, so yung Cyber Garden, so basically, you have an advocacy to educate, mm-hmm. and then you have experts to help institutions or different companies to secure their data. Yes, and yung focus namin ngayon is yung online, anti-online sexual abuse and exploitation of children. And you are in well you are working with different with NGOs partners, yeah. partners yeah. and even the PNP. Yes, the IACAT, PNP, FBI, the US FBI. So ibig sabihin pag pumunta sa Cyber Garden, comprehensive na yung approach. Yes, comprehensive na. It's a one-stop shop. Wow. Kasi normally NGO ito yung focus. Kami kasi yung focus namin is on low policy and technology plus the focus. Plus the awareness. Paano ka naging cyber expert? Well, I came from the police force. Started my career as an intelligence officer. Then I was transferred to the IT department of the PNP. But I was assigned in Makati Police for 3 years. So I ended up when I was lieutenant. And then after that, I went to Japan. Then, balik ako ng Pilipinas. Paano ginawa mo sa Japan? Nag-master's ako ng Global Information and Telecom Studies. Oh, so dito ka nahasa? Was at university. Doon nahasa yung pagsusulat ko. Kasi, technical ako eh. I'm an engineer. Pagsusulat ng cyber planning. Sulat ng plans, management. Doon lahat nahasa yun. Kasi that's a CIO course. And then, after that, I published book in the US. And Europe journals. Dito, yung national plan. Yun, doon nag-start. Doon nag-start lahat. Because of my advocacy. Because I've been speaking sa abroad, in the ASEAN region, on cybersecurity. Maliging sa bansa ako, wala. So, tingnan lang. Huwag ako nag-advise sa ibang bansa. Sasalita ako doon sa conference. Ito yung plano na ako. Tingnan lang, wala. Kung ngayon, naunahan na tayo ng Malaysia, ng Thailand, Pilipinas, wala. So, in 2016, I decided to resign. Resign from the PNP. Then, of course, the cyber plan, naisulat na yun, may draft na yun. Then, when I entered the department as the one of the first assistant secretaries in the department, yun, nilaunch na. So, I was appointed November 15, naglaunch ako ng December 8 ng plan. Oh. So, that was fast. And then, ayun, ginagamit naman nila. Sana. Pero yung sa Japan, hindi ka lang daw gumagawa ng cyber plan at kumamata ka rin daw, ah. Oo. Oo nga, oo nga. Actually, sa PNP dati. May kumikita ka ba doon? Sometimes, may mga, sa hotel, per hour. Pero, nung sa PNP pa ako, I was the vocalist ng PNP band. Then, sa Japan, wala naman tayong gagawin after mag-school. Pahinga mo, hindi na. Pakanta-kanta. So, you're a professional singer? Yes. Ano lang, jamming-jamming nila. Dapat pakantahin.
siguro dapat makita mo sa amin kung paano ka kumaranta. Hindi tayo. But anyway, or your last words on cybersecurity? Yes, ang advice ko lang sa ating mga televiewers, try to be safe online, serve online safely. Just remember yung TMI, yung do not share too much information. Yun lang eh, at awareness level, huwag kayong mag-share ng mga pictures or words na balang araw makakasama sa inyo. Kasi normally, yung mga bata ngayon, mapusok eh. Kahit ano, binibideo, tapos lumalabas sa online, umiiyak, nag-report sa police. Wala na, hindi na mababawi eh. Once the data is already outside, wala na. Hindi na yan mababawi. Andiyan na yan forever. Hindi mo na matitilig yan. Thank you very much. Pantahan na. Just today.